ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong aralin. Halina at matuto ng bagong aralin. Bago natin umpisahan ang panibagong aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Ano-ano nga ba ang ating napag-aralan noong nakaraang linggo? Naaalala niyo pa ba? Tama! Ito ay ako at ang aking mga karanasan. Dito ay natutunan nyo kung paano ibahagi ang inyong mga naging karanasan. Mayroong mga pagkakataon na ang ating karanasan ay kahalintulad ng karanasan ng iba. Natutunan nyo rin na ibahagi ang mga impormasyon. Ngunit laging tatandaan na huwag ibibigay basta-basta ang inyong mga impormasyon upang manatili kayong ligtas. Sabayan nyo nga ako. Ako si... Sabihin ang iyong pangalan. Ang aking ina ay si... Sabihin ang ngalan ng iyong nanay. Ang aking ama ay si... Anong pangalan ng iyong tatay? Kami ay... Ilan kayong magkakapatid? Sa ating aralin noong nakaraang linggo ay natutunan nyo rin ang mga tunog na nagagawa ng iba't ibang uri ng hayop. Halimbawa, ano ang tunog ng manok? Magaling! Tiktilaok! Ano naman ang tunog na nagagawa ng pusa? Meow! 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 Tunog ng aso! Ow! 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 Tunog ng baka! Moo! 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 Tunog ng kalabaw! Mo! 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 Tunog ng baboy! Oink! 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 Tunog na nagagawa ng ibon! Tweet! 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 Sa pag-uusap ng tatlong batang ito, ay natutunan nyo rin kung paano gamitin ang mga magagalang na pananalita. Napakahusay nyo mga bata! Natandaan nyo ang lahat ng ating aralin noong nakaraang linggo. Ang ating asignatura ngayon ay MPB o Mother Tongue para sa Grade 1. Unang markahan, Week 2. Ang ating aralin ay mga salitang magkasing tunog. Aralin ito ay inaasahang makatutulong sa iyo upang matutunan mo ang mga salitang magkasing tunog, maibigay ang pangalan ng mga bagay o larawan, at masabi ang tunog ng mga unang letra nito, makilala at maisulat ang maliit at malaking letra. Narito ang mga halimbawa ng mga salitang magkasing tunog. Gitara, kutsara. Sabayan niyo ako. Gitara, kutsara. Napakinggan niyo pa ang dulong tunog ng dalawang larawan? Tama! Sila ay magkasing tunog sa huling tunog nito o huling pantig. Gitara, kutsara. Aso, baso. Sabayan niyo ako. Aso, baso. Talong, gulong. Sabayan niyo ako. Talong, gulong.
Lata? Mata. Sabayan niyo ko. Lata? Mata. Ilaw? Sitaw. Ulitin natin. Ilaw? Sitaw. Lapis? Ipis. Ulitin natin. Lapis? Ipis. Nanay? Tinapay. Ulitin natin. Nanay? Tinapay. Prutas? Gatas. Prutas, gatas. Itlog, bilog. Itlog, bilog. Basahin ang letra. Isulat ng wasto ang malaki at maliit na letra sa inyong sagutang papel. Ulitin ito ng 4 na beses. Sabayan niyo ako. Sabayan niyo ako. Magsimula tayo sa blue to blue para sa malaking titik A. Sa dalawang pahilis at isang pahiga. Ngayon naman ay ang maliit na titik A, bilog at patuwid. Ito naman ay mula sa pula hanggang asul na linya. Ulitin natin. Isang pahilis sa blue to blue at isa pang pahilis sa blue to blue at pahiga. Para sa maliit na titik A, bilog at patuwid. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, isulat ng wasto ang malaki at maliit na letra. Kopyahin at gawin ito sa inyong kwaderno. Magsisimula tayo sa blue to blue. Mabilog lamang ito. At ang maliit naman ay sa red to blue. Ulitin natin. Blue to blue, red to blue. Titik O, tunog O. Ang bawat titik o letra ay may sariling ngalan at tunog. Natutuhan mo sa module na ito ang titik E at titik O. Ang titik A ay may ngalan na A. Ang katumbas nito sa ponemiko ay tunog A. Ang tunog nito ay ginagamitan ng bila sa ayos na gitnang paharap. Sabay-sabay natin sabihin. A. 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 Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, isulat ng wasto ang malaki at maliit na letra. Kopyahin at gawin ito sa kwaderno. Isulat natin ang malaking titik S at maliit na titik S. Para naman sa titik S, sisimula tayo sa blue to blue. Para sa maliit naman ay red to blue. Kopyahin ang mga salita sa kwaderno. Sabihin kung ano ang tunog ng unang letra. Ulitin ito ng 2 beses. Sabayan niyo ako mga bata. Hmm? Mata. Hmm? Mais. Hmm? Maaga. Hmm? Nanay. Tatay. Barangay. O, oras. Pitas. L, lipas. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang tatlo, tingnan ang mga larawan. Tukuyin ang pangalan ng mga bagay na nagsisimula sa letrang E. Bigkasin ang tunog ng unang letra.
Hanapin ang mga larawan na nagsisimula sa titik I o tunog E. E, espada. E, eroplano. Baso. O, oso. Sando. E, elisi. E, elepante. E, estante. E, elisi. Coche. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang dalawa, banggitin ng tatlong beses ang iyong pangalan. Sabihin ang iyong pangalan. Huwag kang mahiya. Magaling. Ngayon naman ay ulitin mo ito ng tatlong beses. Ano ang unang letra ng iyong pangalan? Mahusay. Ano kaya ang tunog ng unang letra ng iyong pangalan? Ako nga pala si Teacher Arlene. Ang aking pangalan ay Arlene A. Uy. Ang aking pangalan ay Arlene. Nagsisimula ito sa titik A. Ang tunog ng titik A ay A. Binabati kita. Natapos mo na ang ikalawang linggo ng ating aralin. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Tandaan natin na ang karunungan ay kayamanan. Sabay-sabay natin sabihin, God loves me and you. Paalam hanggang sa muli. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, and press the bell button for more videos.